Ramdam ng lahat, lalo na ng simpleng empleyado o manggagawa, ang hirap sa pagpunta sa kanika nilang trabaho ngayon na limitado pa rin ang public transport. Kukonti pa lang ang pinapayagan ng DOTR na bumiyahe. And to make it worse, limitado din ang pwedeng sumakay dahil minimaintain nga ang social distancing sa loob ng mga pampublikong sasakyan. Hindi pa dyan kasama ang tumaas na pasahe o arkila ng mga ordinaryong commuter. Paahirapan talaga ang siste. Isa sa mga nakikinitang solusyon sa sakripisyo ng ating mga kapatid, hindi lang sa pagpunta sa trabaho, ganun din siyempre sa pamimili ng commodities like pagpunta sa palengke, sa butika o ospital, ay bumili ng sariling sasakyan. Hindi po natin isinasantabi ang promotion na gumamit na lang ng bisikleta ngayong panahon. Kapansin natin na nun malift na ang community quarantine at ibinaba na sa MGCQ, sinamantala ng ilan sa ating mga kamatid ang bumili ng sariling sasakyan, mid-size or full-size sedan, or para medyo mas makapura pa, motorsiklo. At alam natin na ang dami nang nagsisulputan ng mga bagong units ngayon, magagara at high-tech na. Talagang malilito ka sa pagpili. Nakakubli rin dito na anang dahil sa pandemic na nararanasan natin ngayon, may mga kapatid tayo na nawalan ng sasakyan dahil na repossessed, dahil sa hirap ng kanilang kalagayan. Di kayang i-maintain yung kanika nilang minamahal na hinuhulugang car or motorcycle. Priority muna, tika nila. Tingnan nyo po itong isang bagong production ng motorsiklo na Airblade. Ang ganda niya. Siguro isa ito sa mga magugustuhan ng mga bagong lamas ng mga motorsiklo ngayon. Ito naman, natuwa ako dito. Isang cafe racer look na motorsiklo. Dun po sa mga mahihilig mag-restore, mga luma nilang motorsiklo, pinapaganda. Nagiging classic yung itsura tulad nito. Kaya siguro para doon sa iba na mahilig sa ganitong klase, mag-i-enjoy din kayo dito. So hindi ka na mag-aabala pa na maghanap ng mga parts para ma-custom built mo yung lumang motorsiklo. Ang dami nating mga nakitang mga bagong sasakyan ngayon. Mamili ka mga scooter, mga famous na mga brand ng Yamaha, yung mga maraming mga bumibili, NMAX, Mio, ang daming nagaganda. So sa itsura pa lang, bagong-bago, talagang very attractive. Sa mga budget conscious naman, isang practical na solusyon ay ang bumili ng second hand na masasakyan. As a matter of fact, that will be my proposal right now. At yan ang ibabahagi ko sa inyong lahat sa pamamagitan nitong video na hangad ko ay mabigyan ng pagkakataon kahit limitado ang kapasidad natin sa pag-i-edit ng ganitong mga vlogs. Ganun din, limitadong panahon sa pagpili ng mga bibilhin. Yung ganun din yung availability ng medyo maayos pa na mga motorsiklo in the market. So, isirod in natin ang pagpipilian sa mga scooters na convenient alam natin sa city driving at sa mga newbies na baguhan sa mga pagmumotor. Kasi nga, walang class itong mga scooters or no need na magkambyo. So, hindi siya mahihirap para sa mga baguhan. Sa pag-search natin online sa marketplace, sa mga motorcycle distributors na napuntahan po natin, and taking into consideration, limited ang galaw natin ngayon na nasa quarantine tayo, so dapat ang lugar ay malapit sa atin para madali mapuntahan at ma-actual yung unit. So it all boils down sa dalawang scoots, parehas mga repo. Kaya ang title natin, mga repo, alin ba? Mio or Skydrive? Parehas mga repo. So pagpili ng second hand na motorsiklo ngayong repo, Mio at Skydrive.
Shoutout nga pala kay Ngarod TV at Motors of Joker, mga vloggers. Nakatulong sila at marami akong nalaman na mga important things to consider sa mga motor na aking nabanggit, technically speaking. Hindi po kasi ako expert, pero para sa akin, sa pagpili ng mga bibilin mo na second hand na motorsiklo, consider yourself. Kasi ikaw yung gagamit. Para saan ba yan? Ano pa gagamitan mo niyan? So, practicality, money-wise, malaking bagay kung makakamura ka ng 25 hanggang 30,000 kung bibili ka ng second hand compared mo sa original SRP ng isang brand new. For me, second hand means don't expect it to be in a perfect condition like a brand new one. In short, hindi po ito pwede sa mga maselan. Depende rin yan sa budget mo. Labas po sa usapan natin dito ang mga installment, ha. Cash basis lang po tayo para dun sa talagang nakapag-ipon na at sa mga ayaw ng maraming requirements if you will apply sa mga, let's say, periods to pay like 12 months or 36 months. Though, mabilis na rin ngayon ang process. Yun nga lang, nanghihinayang tayo sa interest na babayaran natin lalo kung mas longer period yung barayan. In my honest opinion, for consideration ko po sa pagbili ng second-hand na sasakyan ay number one, all stocks. Ibig sabihin walang modifications, lalong-lalo na sa makina. Number two, sa looks. Kung stocks lahat, sa akin mas attractive po yan. Kung may gasgas man, baka makuha pa sa papel dilia. Sabi nga, number 1,000 daw, sabi ng mga experienced pintor. No worries kumbaga, kasi malayo naman sa bituka. Kung sumabit man yan or may minor semplang lang naman sa dating naging owner, hindi apektado yung integrity ng motor in general, like halimbawa kung chassis yung may tama. Number 3, mileage. Mahalaga rin ito to consider. Wear and tear kasi yung motor natin. Mas malayo or marami tinakbo niya, meaning pagod na rin yung mga kabayo. Kaya hindi mo na kaya itakbo tulad ng di masyado gamit na full force pa ang mga horsepower ng engine. Low mileage dapat. Jackpot ka kung 5,000 pababa ang mileage. Huwag lang po lalagpas 4 digits ang odo reading. Okay pa po yan. Aside sa eco-friendly tayo, kaya ayaw po natin ng tapon ng mga gamit. Dahil sira na, isipin natin, or basura mentality, yung tinatawag na throwaway culture. Ito po yung ina-advocate natin. Totoo, para sa iba gamit lang yan, pero it has its purpose. They deserve to serve their purpose not only once sa dati po nilang owner, but maybe another chance to a better and second owner. Baka pwede pa naman, maganda pa. Konting tender loving care lang needed niya, back to original na. Brand new condition na itsura, konting hilot lang ikangin na. May apprehension naman po ako sa mga masyado sophisticated na motmot. Yun nga, latest model like may digital panel, narinig ko kasi sa iba, isa ito sa mga complaints. Worrisome for me, mga ganyan, kasi mga sensitive issue yan. Kapag second hand, baka yun agad ang bumigay. Basic kasi ang panel, dito natin minomonitor yung bilis ng takbo natin, ilan na ba ang fuel capacity natin, etc. Mas cheaper o madali magpaayos kung cable lang papalitan kaysa buong panel ang nag-breakdown. Komplikado. Electrical. Computerized na kasi. Kaya kinukonsider ko rin medyo yung number 4, conservative type pa na kalikot lang ng simpleng mekaniko, good to go na. You know what I mean. Basically, dapat buo pa ang unit externally. Complete pa yung essential parts niya. Para di maraming bibilhin pag mabuo siya uli. All lights working, electrical system are good, walang accident na nangyari sa unit. So my verdict ngayon. Number 1, sa U-Box. Thumbs up ako kay Mio. Dami kong pwede ilagay sa kanya, lalo na important kit ko. Na yun talaga purpose ko at paggagamitan ko sa kanya. Kaya nakadecide ako na pipiliin ko. Kasi may kay skydrive, though mas attractive talaga for me kasi bibihira tumakbo sa kalsada na ganito itsura,
sa unit, parang spaceship style, pero parang ORCR lang talaga pwedeng mailagay sa U-box niya. At most, manipis na raincoat, kakas yan. Honestly, parehas talaga maganda. 2018 versus 2019 model, parehas FI or fuel injected, so parehas matipid sa gas. Pero number 2, talo na sa year model yung SkyDrive. Number 3, sa parts, mas available yung MIUI. Sabi nga ng mga nakausap ko na mga mekaniko at mga parts seller, marami kang pagpipilian para sa MIUI. Though matatag naman daw ang makina ng Suzuki. Sa looks, kakaiba talaga ang SkyDrive, panalo, hindi naluluma style. Mas attractive for me ah. Na-experience ko, malakas talaga hatak sa unang arangkada ang SkyDrive. May power, naramdam agad, may angas sabi nga. Though yun napansin ko, may unting kabog-kabog sa makina niya sa umpisa, humbang pag hindi pa nakapag-warm out. Pero pang-apat, sa bilis, panalo Mio. Pino siya patambuin. Parang ang gaan. So, the moment of truth. Oops! Pero bago po yan, don't forget to like kung nagustuhan niyo po itong video natin. Mag-comment down below na rin po kayo para madagdagan pa ang mga informations about sa topic natin ngayon. And syempre, don't forget to subscribe na sa channel natin para ganahan pa po tayo. Pakipindot na rin po ng notification bell para updated kayo lagi sa weekly uploads natin ha. Yes! Yes! I have a new bike again! Lord! Mabigat man sa loob ko na nagsasabi parehas ko sila gusto. Sana pwede parehas na lang bilhin. Pero this time, nice view. Pero this time, I will go for the Mio. Pero ito ka, jackpot yung kukuha ng SkyDrive. Sabi dun sa store, kung di ko daw kukunin yung SkyDrive, meron na daw na na-approve yung application niya on an installment basis. Beautiful sceneries. Shout out sa new owner niya, Ayos Pops! Sana magkasalubong tayo sa daan. I'm sure you will ride it wearing not only your helmet, but a big smile on your face like me. I will be bringing this new bike to the seawall. Sige po, adios! Hasta la vista, mi amigos! Sana nakatulong ako sa pagdi-decide ninyo sa pagbili ng inyong second hand na motorsiklo. I'm going to the seawall of Malilipot. Na deserving to be back on the road once again with of course a new boss rider. Baka ikaw na yon, Paps. Good luck sa pamimili. Always a good feeling to ride on a bike, especially if it's a new one, i125. Yes, thank you Lord. Yes, malakas, malakas. Kumegalaw ang aking kaliwang kamay. Nararamdaman ko pa yung aking